Konnichiwa, mga kapinas! Kamusta po kayo? Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan, maging ang inyong mga pamilya sa iba't ibang panig ng mundo. Unang-una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa mga nakapag-subscribe at nag-view ng aking videos. Domo arigato gozaimasu! At kung kayo naman po ay bago sa aking channel, nagustuhan niyo yung aking video, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa susunod kong video. Bakit nga po pala ako ngayon lang nakapag-vlog after no video 2? Dahil po, syempre, may mga sitwasyon na kung minsan hindi talaga natin maiwasan o hindi natin inaasahan. Katulad po nung nangyari sa akin, bilang isang assistant language teacher, wala po akong nagawa kundi tanggapin. Ito po yung substitution assignment. So, yun na nga, tumawag yung aking kumpanya, yung superior ko, at nag-email na magkakaroon ako ng substitution assignment. Actually, noong February 27th, ay nagkaroon ng surprise announcement ang Prime Minister ng Japan. Nirecommend niya na kung maaari yung mga students ay hindi na papasukin pa sa schools. So, February 28th, ang naging last day ko sa aking mga schools. Yung mismong schools na na-assign sa akin. They decided not to allow me to come to schools, but to stay home. So, parang ang saya-saya po, di ba? Pero dahil nakatanggap ako ng substitution assignment, eto na nga, na-busy po ako. At yung substitution assignment na ito ay talagang naging malaking challenge sa akin. Ito rin ay isa sa mga dapat pagandaan ng mga aspiring ALTs, kahit yung inyong mga pamilya ay dapat maging handa at maunawain sa bagay na ito. Siyempre po, trabaho natin ito. Tinanggap natin ito, so ibig sabihin, handa ka din sa mga ganitong sitwasyon. Yung substitution assignment na natanggap ko ay malayo, more than an hour ang layo mula dito sa lugar ko at doon sa dalawang schools. Actually, magkaiba pa silang lugar. So, for me to get there, I have to ride a bus, local train, Amstram line, at saka yung streetcar kung tawagin nila. Hindi pa yon, maglalakad papunta dun sa school. So, naging challenging po talaga. Naging isang malaking palaisipan sa akin noong March 8th kung tatanggapin ko o hindi. Ano ang mangyayari kapag tinanggihan ko? Pero salamat sa Diyos dahil nagbigay siya ng wisdom, nagbigay siya ng signal. Pero sa totoo lang, mga kapinas, sobrang natakot ako, sobrang naging anxious ako. Dahil nga po sa kalagayan ngayon sa kapaligiran natin, sa buong mundo, ito yung COVID-19. Pumasok ako noong March 9 at yun na nga po, nag-umpisa yung pag-travel ko. Unang araw ko, sobrang hirap talaga sa akin kasi kailangan kong magpalipat-lipat ng sasakyan para makarating ako doon sa school na yon. At hindi lang po yon, kailangan lakad-takbo. Hindi po lakad lang ha, lakad-takbo. Dahil po, dito sa lugar na to, lahat may oras, naka-oras, naka-schedule yung pagsakay mo. Ma-late ka ng 1 minute, late ka na. Maghihintay ka na ulit ng another an hour, 30 minutes, or 20 minutes na maaapektuhan yung mga susunod pang mga sakay. So, salamat sa company ko dahil nagbigay sila ng consideration at naunawaan nila yung aking naging experience on my very first day going to the first school. Kaya from 8:30 to 5 p.m., ang ginawa nila ay 8:30 to 4 p.m.
Nagbigay pa nga po sila ng isa pang option. And yun yung mag-taxi ako mula dun sa isang lugar patungo sa isang station. Kaya sobrang thank you Lord at thank you sa mga boss na kaunawa talaga sa sitwasyon ko. Salamat na nakaraos po yung buong dalawang linggo ko na naging maayos ang kalagayan natin. At hindi lang po yun, nakakatuwa lang din dahil kahit po may COVID-19, ang mga Japanese, hindi talaga sila totally na nagpanic. Regular pa rin po, normal pa rin yung kanilang yung pagpunta sa kanilang mga trabaho. Pero hindi na tayo makakita ng mga bata. Kaya pag sumasakay ka ng train, dahil sa disiplina nila, talagang pag sinabing social distance. Kahit nga po nakatayo, hindi talaga kami magkakadikit. And halos lahat po talaga naka-nose mask. So, ganun ang kanilang disiplina dito sa bansa nila. Kaya sana po sa ating bansa, ganun din talaga yung mangyari sa bawat Filipino. Kung ano yung naging mga ayuda ng local government unit o ng ating pamahalaan, sundin po natin para sa mabilis na pagsukbo sa COVID-19. Okay po. So, maraming salamat sa inyong pakikinig ngayon at huwag po kayong mag-alala. Okay naman po kami mga Filipino dito sa bansang Japan at dito po ako sa Hiroshima, Japan. Nakaraos naman po yung ating pagtuturo, yung ating pagiging assistant language teacher. At ngayon po, maganda ang weather dito ngayon sa Japan. Hindi ganon kalamig. Pero spring season pa rin po. Kaya sana po ang lahat patuloy sa pag-iingat, paghuhugas ng mga kamay. Actually, yun po talaga ang ginawa ko. Almost every time na darating ako sa isang lugar, hugas po ako ng kamay. Bago kumain, hugas na naman ng kamay. Pag may mga ginawa lang, hugas ulit ng kamay. At pagdating ko po dito sa apartment ko, ang ginagawa ko muna, hygiene muna ako. Tapos yung damit na sinuot ko, hindi ko nasusuot kinabukasan. Para po siguradong ligtas tayo sa sakit. Mahirap na po sa panahon na ito. Kaya ingat po lahat mga kapinas. Maraming salamat. And again, please subscribe. Thank you. God bless.